Hi po sa inyong lahat. Magandang araw. Ako po si Ricey. Alam ko na medyo matagal na din kayo nung last kayo nakarinig kung ano na pong balita sa akin after ko sumali ng TV. Inanda ko yung sarili ko para i-share sa inyo yung pinakamagandang regalo na natanggap ko. Actually, hindi ko naman talaga to tinago. May mga nakakita naman sa akin. Sinigurado ko lang nung pinagdadaanan ko to kung sino lang talaga yung mga malalapit at pinagkakatiwalaan ko nung sobra. Lahat ng mga tumulong sa akin para malagpasan ko yung phase ng buhay ko na yun. At yun po ay yung pagbubuntis. So, ang dami nagtatanong kasi sa akin bakit sa Idol Philippines ang taba-taba mo? Tapos ngayon nakita ka namin, ang payat-payat mo na. Hindi nyo lang po talaga alam na nung time na nag-live shows na ako, kakapanganak ko lang po talaga. Ang sinikap ko na matapos yun, sinikap ko na ilaban yung pangarap ko para sa sarili ko. At syempre, para sa anak ko. Kasi kung hindi nyo pa po alam kung hanggang ngayon, may anak na po ako. At 5 months na po yung anak ko. At sobrang excited po ako na mapakilala siya sa inyo. Kasi gusto ko rin na maging part kayo sa kung ano man yung mga ganap ko sa buhay. At itong special na moment na to, gusto kong i-share to sa inyo. Kaya, ayun, tatawagin ko lang yung anak ko. At gusto ko pong ipakilala sa inyo lahat, si Angel. Ang aking baby, ang aking son. Ang galing nga po ni Lord kasi wala akong kapatid na lalaki. At nung time na nagbubuntis ako, talagang pinag-pray ko na sana lalaki yung anak ko. Kaya hi ka sa kanila. Hi! Hi! Smile ikaw? Ang name po niya ay Angel kasi nung una ko siyang nakita, undecided pa talaga ako sa ipapangalan ko sa kanya. Pero ayun, siya talaga yung anghel ng buhay ko. Siya yung nagbigay sa akin ng lakas. At sa tuwing alam mo yun, napanghihinaan ako ng loob. Tinitingnan ko lang siya kahit tulog siya. Pag umuwi ako galing trabaho, titingnan ko lang yung anak ko. Talagang tanggal na yung pagod ko. Ngayong nanay na ako, sobrang laking pinagbago ko sa sarili ko. Kasi alam mo ba, nung dumating ka, hindi na ako ganun nagiinom. Pinagbubuntis ko siya. Lahat ng bisyo ko nung kadalagahan ko, talagang tinanggal ko. Kasi gusto ko healthy siya eh. Gusto ko okay siya. Gusto ko maalagaan ko siya ng tama. Sobrang pasalamat ko sa Panginoon na binigyan ako ng anak. At siya na ngayon yung nagbigay ng direction sa buhay ko. Siya na yung purpose ko. At alam ko na nandito ako ngayon sa mundo para maging isang mabuting ina sa kanya. Na mabigay ko lahat ng pangangailangan niya. Na mapalaki ko siya ng maayos. At kung may kita niyo naman, ang pogi-pogi ng anak ko. At siya po ay 5 months na. So, ayun. Alam ko naman siguro may mga nabalita na or nakalabas na, may mga nakita na sa akin na nagbubuntis ako. Pero kasi nung time na yon talagang naging maselan yung pagbubuntis ko at ayoko lang talaga ma-stress nun sa social media. Kumbaga, ayoko lang maapektuhan. And it took me some time. Naalala ko lang nung nagbubuntis ako, trabaho. Talagang ang laki-laki na ng chan ko. Naalala ko out of town pa din yung gig ko. Manganganak na lang ako. Nagtatrabaho pa din ako kasi wala eh. Akala ko nung time na yun, hindi ko kaya. Pero apakabuti ng Panginoon kasi andyan pa rin sila Boss Toyo, sila Boss P, yung tumulong talaga sa akin. Sila yung binigay ni Lord para malagpasan ko yung pagbubuntis ko and I'm so grateful for them. At lalo na syempre sa inyo, sa mga nanood at bumoto sa akin na naging malaking part yung pagsali ko ng Idol Philippines sa journey ng pabubuntis ko at pagpapaanak ko kay Angel. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At sana kung mapapanood man to ni Angel sa paglaki niya, gusto ko lang sabihin sa kanya na maraming salamat kasi dumating siya sa buhay ko. Sobrang binago niya ako na inayos niya yung buhay ko na dati lahat ng pagmamahal hinahanap ko sa kaibigan. Hinahanap ko sa kung saan. Pero kung ano pala yung kulang sa buhay ko, sa'yo ko nanap! Sobrang sarap pala sa pakiramdam magkaanak. Ngayon, hindi na ako umiinom basta-basta. Hindi na ako nakakagala basta-basta. Lahat ng ginagawa ko at lahat ng gagawin ko para sa kanya na. Maraming salamat kung pinapanood mo tong vlog na to. At ginusto ko lang talaga tong i-share sa lahat ng mga nagmamahal sa akin. Kasi ang dami talaga nagtatanong sa akin kung bakit hindi ako nagpaparamdam masyado sa social media. Naging busy lang po talaga ako maging nanay. At magiging busy pa kami. Buksan natin to. Wow! Cheese!
Siyempre, apakalaking achievement to sa mga nag-YouTube at gusto ko kasama ko talaga yung anak ko sa pagbubukas ko nito. At ayan, sige. Ito natin. Putoy, oh! Putoy! Yay! Ayan na! Kasabay ng pagtanggap ko ng silver plaque eh. Nandito na yung anak ko. Batoy, ikaw pa rin ang the best. Ikaw pa rin the best. At dahil dyan na po muna to. Congratulations sa atin! Abangan nyo lang po yung mga susunod naming vlogs. And sobrang excited ako na ma-share ko yung motherhood ko. And by the way, gusto ko lang pong panoorin natin lahat yung binyag ni Angel. Kaya, let's go! Mwah! Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, lalo na sa Team Ricey ko. At sobrang saya ko, sobrang gaana ng pakiramdam ko na alam niyo nang may anghel ako sa buhay, nakilala niyo na siya, na alam niyo na kung bakit
iba na yung rising noon sa ngayon. Si Angel talaga yung naging sagot sa lahat ng mga tanong ko at siya yung bumuo sa akin. I hope to see you on my next vlog, everyone. Maraming maraming salamat for your support. Bye-bye!